Yes, hello po. Oo, Nini. Limang buko lang. Ilang taon ba yung magsusuot? Kasya kaya, malaki kasi. Yung anak ko, yung mga pinagliitan niya. Na nakastak, hindi ko din natapon kasi sayang. Oo. Ah, 7. Pwede, pwede. Kasya siguro. Kung medyo malaki ang katawan. So, saan meet up natin? Sige, sige. Sa my front. Okay, 5 buko lang. Madami tong damit. Isang box to. Okay, salamat! Kanino nga ba makaliligtas ang larawan ng dalagang ito? At umanin ng napakaraming komento sa social media. Mga komentong nagdudulot ng pawang kasiyahan sa mga puso ng mga mambabasa sa social media or Facebook. Kung saan ang sasabunging manok marahil ng kanyang ama ay pinagpalit nito sa 2 bucket ng chicken sa Jollibee. Sino nga po ba ang hindi matutuwa sa larawang ito? Kitang-kita ang kasiyahan. Hi. This the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still finish in one, yeah. Oh, memories we should never let go. So tell me who you love that be. Take a moment to unwind. Hello, classmates. How are you there? Kumusta na po kayo? So, today we will be together again with this video content. At sino nga po ba naman ang makakaligtas sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran because of our present situation? So, ang content po ng video ko ngayon ay hindi na bago sa atin dahil ito ay matagal nang nauso. Noon pang hindi pa ako ay pinapanganap sapagkat ito'y nakatalana sa kasaysayan. Sa kasaysayan at sa mga aklat na pinag-aaralan sa mga paaralan. Natatandaan ko nung kami ay elementary. This is being discussed on the subject Sibika at Kultura. In grades 1 to 3 and 4, 5, 6 naging kasaysayan, geografiya at Sibika or Hekasi, I think. Okay, so ano nga po ba yun? Ito yung pinagkakasiyahan ngayon ng mga tao dito sa aming bayan. Kung saan yung mga goods po nila or yung mga gamit na nila na hindi na nila kailangan ay ipinagpapalit nila sa ibang tao. So ganun din naman po yung iba, ikinakalakal nila sa ibang tao. Depende sa kanilang mga napagkasunduan kung gaano karami at kung saan sila magpapalit ng kanilang mga kalakal. So, ano nga po ba ang tawag doon? Noong panahon noon at panahon ngayon. So, please watch this. Ang barter po ay isang salita na pwedeng gamitin bilang isang pandiwa. Ito po ay pakikipagpalitan ng serbisyo o ng mga kalakal sa ibang serbisyo o kalakal na hindi gumagamit ng pera. Tulad na lamang po ng nasa halimbawa kung saan ang kanyang iginuhit ay ipinagpalit niya para sa kanyang pagkain. Sa isang banda po, ang salitang ito ay pwede rin gamitin bilang pangalan. So tumutukoy po ito sa isang kilos or sistema ng pakikipagpalitan ng kalakal or ng serbisyo na hindi gumagamit ng pera. So magkaugnay lamang po ang dalawa. Ang isa lamang ay pandiwa at ang isa ay pangalan. Para pa rin po sa kaalaman ng nakararami, ang barter ay maaaring mangyari kahit saang lugar at kahit sino ay pwedeng makipag-barter. Basta't meron siyang mga produkto or mga serbisyo na nais ipagpalit sa iba. Ang pakikipagpalitan ay depende kung sa ano ang mga nais niyong ipagpalit. Maaaring parehas pagkain na magkaiba naman ng klase. Pwede ring serbisyo na magkaiba rin. Okay, depende na lamang ito sa mapag-uusapan ng 2 tao na nais makipag-barter.
Okay, tulad ng nasa larawan, kanyang alagang pusa ay nais niyang ipagpalit sa isang flower vase. Ito namang isa, ang kanyang alagang manok ay ipagpapalit niya sa prutas. Maaring marami siyang alagang manok at ang isa naman ay maraming prutas. Kung kaya, sila ay nauumay na or nasasawa na sa kani-kanilang mga produkto. Kaya nais nilang ipagpalit. Ikaw, classmates, baka mayroon kang mga gamit dyan na hindi mo na ginagamit. Pwede mo na itong ipagpalit. O mga pagkain na sobra sa inyo at pwede mo na rin ipagpalit sa iba. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Ulitin lang po natin, bakit ba nakikipagpalitan ang mga tao ng kanilang mga kalakal or mga serbisyo? Dahil hindi na nila ito kailangan. Kunyari, masikip na damit or mga gamit na ayaw na nilang gamitin. At dahil sa pangangailangan, ang isang mga ngaso ay maaari niyang ipagpalit ang kanyang 10 koneho sa isang karpintero. At ang karpintero naman pwedeng ayusin ang bubong ng bahay ng isang mga ngaso. O, diba masaya, classmates? O, halimbawa pa, kunyari teacher ako. Tuturuan ko yung anak ng isang magsasaka ng libre. O, tutor. Tapos yung magsasaka naman, ibigyan niya ako ng buko, kasi buko ang gusto ko. So, diba? Sa pagbabarter po, kailangan meron ding quality. Tingnan niyo po yung nasa larawan, bagong tiba. At syempre, included ang location kung saan siya makikita para mabilis ang pagkuha ng kapalitan. At mahalaga ding makita or malaman ng kapalitan kung ano ba ang isyo ng produkto na ito kung bakit ipinagpapalit. Tulad ng rubber shoes na ito, hindi na daw nagagamit, kaya nais niyang i-barter. Salamat po sa may-ari ng larawan. At syempre, hindi rin dapat kalimutan kung ano yung preferred products or services in return of your products or services na ipagpapalit. Tulad ng compact photo printer na ito na nais ipagpalit ng may-ari sa 25 pieces na Nescafe twin pack at 8 pieces na pansit canton calamansi. Ang saya lang, di ba? Ha, di ba, classmates? Ang saya ng sistemang ito. Ang maganda lang dito, kung walang lamangan na mangyayari at nagkakasundo ang magkakapalitan ng produkto or ng mga serbisyo. So, higit pa nating pag-aralan kung ano nga ba ang dinatawag na barter. Classmates, paano nga ba at kailan nga ba nagsimula ang sistema ng barter sa ating bansa, sa bansang Pilipinas? Alam mo ba kung kailan? At paano? So, tingnan natin. Yes po, mga classmates ko. Ayon po sa kasaysayan, noong unang panahon kung kailan bago pa man dumating ang mga Spaniards sa ating bansa noong 1521, ang mga Pilipino daw ay nakapag-establish na ng trade relations sa mga karatig bansa nito tulad ng China. Alam naman po natin yan, Java, Borneo at Thailand at sa iba pang mga settlements. At ang barter system po na tinatawag natin or trading ay talagang ginagawa na sa iba't ibang panig ng mundo at ito po ay inadapt ng ating bansang Pilipinas. Lalo na po noong unang panahon kung saan ang pamumuhay ay talagang masasabi nating payak na payak lamang. At tulad pa rin po ng nasabi ko kanina, nang dumating ang mga Kastila sa bansang Pilipinas, ang ating mga ninuno ay nakikipag-barter na sa bansang China, Japan, Siam, India, Cambodia, Borneo at Molucas. Sa pananakop po ng mga Kastila ay pinagpatuloy nila ang pakikipagkakalakalan or ang kanilang relasyon ng pakikipagkakalakalan sa iba't ibang bansa. At ang naging sentro ng komersyo nito ay ang Maynila. Ipinasara ng mga Kastila ang lahat ng mga daungan sa Maynila patungo sa iba't ibang bansa maliban sa bansang Mexico. Kaya mula noon, ang Manila-Acapulco trade ay nakilala at mas kilala ito sa tawag na galleon trade or nabuhay ang tinatawag na galleon trade
na itinuturing na isang government monopoly noong 1565 hanggang 1815. So classmates, noong unang panahon pa nga sinasabing na uso yung barter na yan, at ito ay talagang strictly for products lang at hindi kailangan ng pera. At ang nangangasiwa dito, syempre, ang dato. Siya ang kumokontrol sa lahat ng pakikipagpalitan noon sa isang community. Paano classmates, barter na. Pero sa pakikipag-barter, palagi pa rin nating isipin ang mabuting pakikitungo sa mga taong nakakasalumuha natin sa pakikipagkalakalan. Manging mahinahon tayo at syempre sensitive sa mga pinag-uusapan upang sa ganon ay hindi tayo makasakit ng damdamin ng iba. Upang hindi ito mauwi sa hindi pagkakaunawaan. Sa akin kasing paniniwala, nung kauna-unahang panahon ay hindi naman talaga uso ang pera, puro palitan lang. Pero dahil nga hindi nagkakaunawaan sa mga pagpapalitan, yan, naimbento na ang pera. Yun po ay sa paniniwala ko lamang. Ayan, classmates, marami ka nang natutunan about barter. Ang tanong ngayon, ang barter ba ay legal or illegal? Hindi ko rin ata alam eh. Legal ata. Parang illegal. So, tingnan natin. At ngayon nga pong time ng pandemic, parang nagkakatulad-tulad na mga business ng mga tao. Opo, at yun ay sa online. Kaya, na-discover ulit nila itong barter na tinatawag sa kasalukuyan. So, ngayon, nauuso ang palitan ng mga goods, ng mga products, through online. At nagkaroon din po ng issue na ito ba ay legal or illegal. So tingnan po natin. Snus, it is clearly stated that bartering or the practice of swapping goods and services has been declared illegal by the Department of Trade Industry. For what reason? They violate Philippine tax laws signed by President Rodrigo Duterte in 2018. Pero may kasunod pa, which revived and institutionalized barter trade in Sulu and Tawi-Tawi, July 15, 2020. Hala, paano yan classmates? Bawal pala yun. Bawal kasi may nilalabag na tax law. Applicable kaya sa ating lahat? Tingnan natin. Online barter for personal transaction, not illegal, DTI chief. Kakalito naman. Paano kaya yon? So let's read this. Trade Secretary Ramon Lopez has clarified his recent statement that online barter is illegal, saying exchanges of goods for personal transactions, not as business, is allowed. O yun naman pala, kung hindi naman pala talaga siya business, ay allowed naman pala tayong mag-barter. Yes po, at may mga specific places lang kung saan ang barter ay talagang business. So, kung ito po ay per personal transaction, ay wala namang problema. And then, kung ito naman ay business subject to regulations, kung local barter business, at siya ay kailangang subject to tax. So, ayun, malinaw. Basahin na lang pong mabuti. It should be registered and is subject to tax if done in the course of business. Classmates, free na kayong mag-barter kasi yun naman pala is legal as long as hindi siya business. May mga specific places lang kung saan ang barter ay talagang business nila. At yan po ay sa Mindanao, hindi po dito sa atin, hindi sa Luzon. Okay po, so classmates, kung kayo ay bago pa lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and please hit the notification bell so you will always be updated with my upcoming videos. Hope you learned a lot and of course, you enjoyed babosh. Enjoy ang pagbabarter, lalong-lalo na sa aming bayan na nagiging
ano po siya, nagiging libangan. Masaya nga naman. Babush.